Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating Ebanghelyo, ang Pariseo at ang Publikano ay sumasalamin sa ating lahat sa mga sumusunod kay Jesus, ang mga palaloy kailanman hindi kalulugda ng Panginoon, ngunit ang mga mapapangloob ang siyang maliligtas. Inaanyayahan tayo muli ni Jesus na suriin ang ating disposisyon at intensyon sa ating pagdarasal at pagtulong sa kapwa. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng pandaigdigang misyon. Ang pagdiriwang na ito ay may kakibat na malawak na kawanggawang pangkabanalan, maging espiritual at material. Maging bukas nawa tayo sa tawag na maging misyonero ng awa sa lahat ng oras at tao. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mapalib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasarali magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklog ka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magkapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa pag-ibig namin na iyong dagdagan. At gawin yung mahalin namin ang iyong mga kautusan upang ang mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang tinatangging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halin, agad niyang dinirinig ang naapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin ito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi umitigil hanggang di dumarating sa hinahukulan. Hindi huminto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawad ang katarungan sa nasa katwira. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan ko po ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong lumarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya napatawad tayo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panayon sinabi ni Jesus ang kalinalan ito sa mga tao ang tingin sa sarili, matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin ang isa'y pareseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pareseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa ako nag-aayunong sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako na ikaw po ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinamang nagpapakataas ay ipababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bahagi ng ating paghinihay para po sa araw na ito, ay nais din natin tutukan yung kadahilanan kung bakit ibinigay ni Jesus ang talinhagang ito. Yung talinhagang ito is not more on how to pray,
Rather, it is more on how to be humble. Bahagi yun na, bagamat hindi natin mapag-iwalay ang pagiging mapanggumaba sa pananalangin. Pero ang pinakapunto ay sa anumang uri ng gawain ay dapat maging mapanggumaba. Dahil ito yung kadahilanan ng ipinamanhik ni Jesus, yung talinhagang ito. Siya mismo may sabi, no? Ang sabi niya, sinabi ni Jesus sa talinhagang ito sa mga tao, ang tingin sa sarili ay matuwid at umahamak naman sa iba. So, dalawang puntos. Yung tingin sa sarili ay matuwid at umahamak sa iba. Una, yung ang tingin sa sarili matuwid. Sa wikang Ingles, ito yung narinig natin kalimitan na sinasabing self-righteous. Ang matuwid, ang tingin sa sarili. Bahagi yung na kung saan ay makita natin sa pakipag-ugnayan, hindi lamang po sa usapin ng panalangin, ngunit maging bahagi po ng bawat pagkilos natin sa daigdig na ito, na tayo naanyahan ng Diyos na huwag maging katulad ng pariseo na ang tingin sa sarili ay matuwid. Ipinamamanik niya kahit na sa harapan ng Diyos na, Lord, ito yung mga ginawa ko. Ito yung mga ginagawa ko. Ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Well, mabubuti yung kanyang gawa. Kasi nagsisimba, nag-aayuno, nagbibigay ng kanyang ikapo, sinusunod niya yung utos ng Diyos. Kailangan ay nandoon yung tinatawag mo natin na kayabangan. Kayabangan. Yung panyayan na ipinapahayag ni Jesus ay lalong-lalo na rin sa usapin ng panalangin, kung talagang tayo nagdarasal, no? Ay lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Wala tayong pagyayabang sa Diyos. Wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Sabi nga po ni Pope Francis sa kanyang pakipag-unayan, lalong-lalo na sa kanyang panyayan, itong mga nakalipas na mga araw sa kanyang pahayag, lalong-lalo na sa mga katikisa, sabi niya, yung daw mga katikisa, hindi lamang magtuturo tungkol sa araw ng pananampalataya. Kinakailangan din magdasal. And when one prays, anong sabi ni Pope Francis, you will surely na haharapin mo ang iyong sarili na marami kang pagkukulang sa harapan ng Diyos. At yun yung nakita ko namin sa tax collector. Anong sabi ang Panginoon? Maawa ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Kasi kung talagang nagdarasal tayo sa Diyos, ay huhubarin natin ang lahat sa harapan ng puong may kapag. At makikita natin na alin, wala tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Sabagat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Wala tayong nanggaling lamang sa ating sarili. At kaya nga po, bahagi ng pagkilos, sa unang pagbasa, anong sinabi ko sa aklat ni Propeta Sirak? Anong sabi nga po rito? Kaya yung mga mga mapagmumaba sa larangan ng panalangin, anong sabi sa mga mapagmumaba?
ang panalangin ng mga Aba ay tumatagos hanggang langit hanggat hindi ito nakarating sa kanyang paroroonan. The prayer of the humble bursts to the clouds until it reaches its goal. So ganun kalakas yung panalangin ng mga Aba. Pero kaya lang po minsan sinasabi ako natin ay yung usapin ng pagiging mabagong baba, kuminsan ay mali yung ating paggamit. Kuminsan ginagamit lang natin yung kababaan ng loob na alin para lamang sumang-ayon. Kahit na kuminsan ay mali, hindi ho. Kasi yung tunay ng kapakumbabaan ay ano, ay sabi nga ay the innermost truth. The innermost truth without pretension and pose. Ang pinakamalalim na katotohanan na walang pagkukunwari. Yun po yung ibig sabihin ng kababaan ng kalooban. Hindi yung, okay na yan. Pagbibigyan na kita. Para kahit na mali. Hindi, no? Para lamang sumang-ayon ka at para lamang magkaayos kayo. Hindi, no? Ito ay tumatahak sa larangan ng katotohanan. The innermost strength without pretension in pose. Kaya kapag makita po natin na tayo naging kababahan ng kalooban, ay makita natin kung ano yung pagtingin natin sa ating sarili. Huhubaran tayo kasi yun ang makikita na tunay na katotohanan. Walang maskara na makikita sa atin. At kapag sa usapin ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng buong may kapag. Pangalawa, yung humahamak sa kapwa. Kalimitan po ng mga mayayabang ay malaki yung tendency na humamak sa kapwa. Kasi magyayabang ka eh. Dahil sa pagyayabang mo, ipapakita mo na mas magandang lalaki ka, tawagin nga po natin, masigit ka kaysa sa iba. Kaya on the process ano mangyari, ay hahamakin mo yung ibang tao. Whether directly or indirectly. And even, sabi nga natin, hindi lang kuminsan yung ibang tao, kahit na yung Diyos. Yung mga tao, kaya nilang hamakin ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang pagyayabang. Kumisan, simply because hindi naman gusto nilang hamakin ng Diyos directly. But dahil lamang sa kanilang yabang, ay unknowingly, ay niyuyurakan nila ang ibang tao at ang Diyos. Kaya bahagi yun na makita natin, lalo-lalo sa halimbawa na ipinakita po sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, ang nakita natin doon kasi na ipinapahayag po ni San Pablo na I have kept the faith, na naging tapat ako sa pananampalataya, na ako ay run the race, no? Nanalo ako, tumakbo ako. At anong sabi nga ng isang pato kay Timoteo na natanggap ko ang korona ng tagumpay. Pero hindi gawa ng kanyang sarili lamang kakayanan. Anong ipinahayag ko rito ni isang pato kay Timoteo? Gawa ng awa ng Diyos. Always in the mercy of God. Kaya nga po yung kumisay makita natin yung mga matanda, palagi natin naririnig na kapag pinupuri sa tulong at awa ng Diyos. Nandun ang bahagi. Kaya ito rin po yung susi na makita natin na alin, ha?
na maipakita natin yung awa. Yung awa. At alin yung awa, higit sa lahat alin, yung awa ng Diyos. Kasi doon lamang natin magiging bahagi ng ating pagkilos na maunawaan natin na kaya nating magbahagi ng awa. Ang tutusin po, hindi natin awa ito, kundi awa ng Diyos. So, makita po natin, no, na kapalaluan ang kapatid ni Tuwelen ay mga humahama. Yung kababaan ng loob, ano yung kapatid nito? Maawain. Kaya, sa pamagitan lamang ng kababaan ng loob ng Diyos, sa kababaan natin, doon din natin may ipapahayag yung tunay na awa na ipinamamanik sa atin ng buong may kapal. Bakit? Lahat ng ito ay makikita natin galing sa Diyos. Yes, ano? Pinagsumikapan natin. Pero itong lahat ay alam natin kapag talagang tayo naging mababa ang kalooban, ay masasabi natin na itong lahat ng ito ay mula sa awa at pag-ibig ng Diyos. So tayo po ay inaanyaan ang may kapal na makita po natin ang kahalagahan na mensahe na ibinibigay sa atin ang may kapal. Na kung talagang tayo ay nagiging mababa ang loob, sigurado ho, tayo ay dadaluyan ng awa ng Diyos para maipamahagi din po natin ito sa ating kapwa. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako na po kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Pinanalangin ni Santa Maria Biren, pinagpapasama ni Ponso Pilato. Pinako sa krus sa mata ay nilibing. Nanaos sa naroon na namay mawa. Na may katungaraw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, na lumabas ka ng Diyos sa mga makapangyarihan sa langit. Doon magmumulat pa rin ito tungkol sa buhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ang po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sugpa katolika, sa maharang na banal, sa katawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay malapit sa mga aba, sa mga nagsisisi at mga nagdadalang hati. Ipanalangin natin sa mga maawain na maging bukas tayo sa grasya ng pagbabago ng may kababaang loob. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dawa at simbahan ang bayan ng Diyos ay magsilbi bilang sakramento ng awa ng Panginoon para sa mga naniligaw ng landas at makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga kapuspalan at mga mahihina.
at mapabilis nawa nila ang proseso ng pagbibigay hustisya sa lahat ng mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, maging matatag ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa at ilayo nawa sila saan mang uri ng sakit at kapahamakan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang lahat ng mga Kristiyano ay maging tapat sa kanilang tungkulin na ipahayag si Kristo nang walang pasubali sa pamamagitan ng kanilang mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo ay maging daluyan ng pag-asa at sigla sa mga naghihikahos at maging instrumento ng pagpapatawad sa mga nagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, pagpupundin muli ang mga pamilyang nagkahiwalay dahil sa mga kalamidad, mga pag-aabuso, terorismo at tuluyang pamuhiin ang kanilang takot at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Gawin mo kaming mula sa mga pangailangan at kahalagahan ng aming kapwa, lalong-lalo na mga lipin ng pangamba at takot. Hiniling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Ama namin, gamitatungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan na iyong mantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon aking Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mo, Lubos, kahit na ikaw ay aming tinaligdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.